May alam ba kayong subdivision mayroong previous na water tanks? Wala ano. Kasi Kahiya Homes lang ang mayroong previous na water tank. Okay guys, nandito po tayo ngayon sa Palangi Dos, Naik, Cavite. Ito po, ipopromote po natin ngayon ang Kahiya Homes. Ang Kahiya Homes po ay located along Naik Indang Road. Malapit lang din po ito sa Governor's Drive Highway. Kaya kapag sinabi niyo pong Governor's Drive, yan po dumadaan ng mga bus papuntang Pitex, ang mga bus papuntang Bacoor, Zapote o kaya EPSA. Ang Kahiya Homes po ay mayroong 43 floor area. Ibig sabihin po 21.5 square meter sa ground floor at 21.5 square meter naman po sa second floor. Sa kanyang lot area po ay 38 square meter. Ito po ang kanyang front edge. Ang front edge po ay may sukat na 2 meters by 4 meters. Bare po yan. Lupa lang po siya. Pasok na po tayo sa loob. Pagdating naman po sa kanyang floor, ang floor po ay bare. Sa ground floor po, naka-steam po at naka-pintura na rin po puti ang wall at ang ceiling. Dito po, meron switch breaker. Ayan po ang kabuuan. Ang kanya pong pinto ay gawa sa kahoy. Pero ito po ay matibay na uri ng kahoy at hindi basta-basta inahanay. Check po natin ang kanyang CR. Ay, meron na pong lavatory. Sink, meron na rin po siyang sesame at nakapintura ng kulay puti. And take note, nakatiles po siya. At ito naman po ang kanyang service area. Ang kanya pong service area ay may sukat na 2x2 meters. Meron na rin po siyang sink. Meron na pong sink na stainless. At nakatiles po ito. Tingnan nyo guys, ito lang ang subdivision na mayroong free water tank. Yes. Isipin nyo yun, pang substitute para sa fresh water na provide ng subdivision. Ito po, ang iniipon nito ay mga rain water. Pamplakabanyo, pamugot ng mga bagay-bagay. Ang second floor po, naka-skin coat at saka nakapintura na rin pong puti ang taas. Meron na rin po siyang isame. Ito pong taas ay mayroong provision na dalawang kwarto. Ang kanya pong floor, bare pa din po siya. Kaya meron po kayong option kung gusto niyo po siyang ipatile or linoleum ang gamitin. Ang kanya pong hagdan ay pinaghalong concrete at saka steel. Yung pinaka-base niya po is concrete. At guys, ipapakita ko po sa inyo kung gaano kakapal ang slab ng second floor. Dahil ang ilalim niya po ay steel deck, ang kapalhalos ng slab ay nasa 6 inches. Ilaw? Ang ilaw. Pero makikita niyo po yung ayos ng bahay. Ito po ang modified na model. CR niya. Wow! Ayos po siya. May lavatory, yes. May sink, may shower. Ang kanya pong service area, checkin natin. Oh, wow! Maayos na din po. Pero wala yung tank eh. Nawawala. Hindi ko makita. Ang kanya second floor, check mo natin kung gaano kaganda. Ito po ang second floor. Design po siya para sa dalawang kwarto. Dito po pumunta tayo sa kaliwa. Ito po yung kabilang kwarto. Medyo madilim po ang kuha kasi walang ilaw. Tingnan natin. Ito po yung sa pang kwarto. Ito ba? May provision po siya, dalawang kwarto.
Okay po, at sa bandang huli, ito po ang inyong Tito Dus nagsasabing, ang bahay ay hindi weather-weather lang. Ito ay pinapangarap, ito ay pinaghahandaan, at hindi nagpapalagpas ng anumang pagkakataon. Kapag may opportunity, i-grab nyo agad. Dahil sa mundo ng BLT, the best action is now. Lagi nyo po yan tatandaan dahil ang pagkakataon, pag pinalagpas mo, hindi mo na pwedeng balikan. At ito po ang inyong Tito Dus, nagkasabing, bye for now and don't forget to follow my FB page, How's Your Life, and my YouTube account, Boss Dus. Hanggang sa muli! Hasta la vista, baby boy!